Tapos yung mga mahihilig sa motor na wala masyadong idea tungkol dito kung gaano kahalaga ito. Ito na experience ko to, marami akong kabataan dati na na-encounter na pag nakita ko yung mga motor, ang daming ano, ang daming wiring, ang daming ilaw. Tapos pag chinik ko, sinilip ko, wala silang ginamit na ganito, na fuse box. Kaya yun yung dahilan ng ano, kung nakakabalita kayo ng nasusunog yung motor, biglang nagliliyab na lang. Yun yun. Yung mga wiring na hindi ginamitan ng fuse box, yun yung dahilan. Kasi walang nag-shoulder ng shorted. Dire-diretso yung power ng electrical. Tuloy-tuloy yung apoy hanggang sa masunog yung buong motor. Ganun kahalaga ito kahit na napakaliit na bagay lang siya. Siya yung pinakamahalaga sa motor pagdating sa wiring. Magandang araw po ulit sa lahat. Sa lahat ng subscriber, maraming maraming salamat sa inyo. Unang-una. Ngayon po ay araw ng Sabado, April 9. Wala kuryente, naka-schedule maghapon, 6 to 6 daw. Ay kailangan ko ng power kahit pa paano mamaya sa ilaw. Kaya naisipan kong ayusin yung motor ko para yung battery ko mag-charge. Kasi malaki yung battery ng motor ko, 1SL. Kaya lang hindi nag-charge dahil ang fuse ay sira, yung fuse box. Kaya bago ko ikabit yung fuse box na papalitan ko, yun ang gusto ko i-share sa inyo. Ito yung topic natin ngayon. Bago ko siya ikabit, ipaliwanag ko muna kung ano yung function niya, tapos kung gaano siya kahalaga. Bali, yan. Ito yung pinaka fuse niya na nilalagay. Ang trabaho nito, kapag kaya kailangan nito sa mga sasakyan o kaya sa mga wiring, kapag may ganito yung wiring mo, safety ka. Ito yung takip niya. Dahil kapag oras na nag-shorted yung mga wiring mo, aliman sa wiring mo sa motor, halimbawa busina, signal light, o basta kung aling parte ng wiring mo ang nag-shorted nang hindi mo alam. Halimbawa yung positive mo dumikit sa body ground, hindi magkakaroon ng sunog yung ano mo, yung motor. Hindi kakalat yung spark ng kuryente. Kasi ang magsisolder agad ito, yung fuse. Ito yung fuse na dito nakalagay sa fuse box. Automatic yan. Mapuputol kapag ano, pagka shorted. Or sa nagkaroon ng shorted sa mga bahagi ng wiring, ito yung mag-iinda. Matik putol agad siya. Kaya yung sunog, hindi magtutuloy-tuloy. Mawala ng power ng kuryente. Ayun. Kaya napakahalaga nito sa mga ano, sa mga sasakyan. Tapos yung mga mahihilig sa motor na wala masyadong idea tungkol dito kung gaano kahalaga ito. Ito na experience ko to, marami akong kabataan dati na na-encounter na pag nakita ko yung mga motor, ang daming ano, ang daming wiring, ang daming ilaw. Tapos pag chinik ko, sinilip ko, wala silang ginamit na ganito, na fuse box. Kaya yun yung dahilan ng ano, kung nakakabalita kayo ng nasusunog yung motor, biglang nagliliyab na lang. Yun yun. Yung mga wiring na hindi ginamitan ng fuse box, yun ang dahilan. Kasi walang nag-shoulder ng shorted. Dire-diretso yung power ng electrical. Tuloy-tuloy yung apoy hanggang sa masunog yung buong motor. Ganun kahalaga ito kahit na napakaliit na bagay lang siya. Siya yung pinakamahalaga sa motor pagdating sa wiring. Ayun, ang isang advice, yung isang tips and idea na pwede kong i-share sa inyo. Pag nag-wiring kayo ng kahit anong gusto nyo idagdag sa sasakyan nyo, para safety yung gagawin nyo, gumamit kayo ng ganito, fuse box. Itatap nyo lang to sa positive. Ikakat nyo yung positive, tapos idudugtong nyo to, tapos dito na ulit na labas. Ayan, nakaganyan siya. Sa positive nyo siya ilagay, huwag sa negative, para ano, mas safety.
yun, halimbawa may dinagdag kayong bumbilya o mga anumang ginagamitan ng kuryente sa sasakyan nyo, kailangan nyo ng ganito para kahit na hindi kayo dumaan sa mga technician, kahit na kayo lang mangialam ng mag-wiring sa sasakyan nyo, safety yung sasakyan nyo kasi meron kayong fuse box na ginamit. Ganun kahalaga itong fuse box na to. Pasensya na po sa ingay ng paligid kasi ang daming distracted pag-araw, pero wala tayong choice kundi mag-vlog kahit na maingay. Pakita ko na yung pinagmumula ng ingay. Ayan o, ginawa ko ng bahay yung maya, naawa ko, matagal na yan, parang 2014 ko pa yan ginawa. Ayan, ayan, maingay. Kasi pag hindi ko ginawa ng gano'n, kung saan sana pupugad sa bahay. Ayan, bago ko ikabit yung piyos, latag muna natin dito. Ito yung tricycle ko yan. Papakita ko muna sa inyo kung nasaan yung battery para hindi kayo mahirapan kung paano ang ginawa ko. So, nag-vlog natin kaya tayo rin ang aking cameraman. Yeah. Yun, yung battery. Yan. Yun, dahil ang topic natin, fuse, ay gaya nito. Nag-wiring ako dati nung papunta sa ilaw ng sidecar ko. Bumili rin ako ng fuse box. Dalawang klase yung fuse box eh. May ganitong klase, parang bilog. Ganito naman yung pinakalaman niya. Ayan, wala siyang laman. Kasi hindi na siya gumagana. Dahil yung wiring ng... Ayan, switch yan. Yung wiring ng aking tricycle, nawala na yung ilaw. Nalasira na yung ilaw. Hindi ko na siya pinagana. Kaya may fuse box siya pero walang laman na fuse. Para walang connection. Yan, ito yung lagayan ng battery ko na to. Shout out nga pala kay Idiboy. Tsaka kay Makmak, pamintuan. Sa kanya ko pinagawa to eh. Bali yung plano niyan akin din. Purong stainless yan para walang kalawang. Yan, matagal na ito. Nung Ursula ko pa ito pinakabit eh. Yan, tapos itong base na to, nung ginagawa to, share ko na lang din sa inyo dahil na videohan na lang din natin. Nung ginagawa niya to, nagtataka siya kung paano ko ikabit kasi yung idea nasa utak ko na, walang blueprint. Kasi sabi ko, sige pre, gawin mo lang yung ganyan. Tapos nangyari na ako na nagkabit sa tricycle. Kasi ang isang purpose ko, yung lagayan ng battery, hindi mo i-welding sa sidecar para walang maging problema kung sakaling wala ng battery. Matatanggal mo yung lagayan kasi puro stainless eh, sayang. Kaya ang idea niyan para maikabit ko, nakakalam lang na ganyan o. Pwede nyong gayahin yan para pag ayaw nyo na yung battery, pwede nyong tanggalin pati yung lagayan. Ayan, nakakawit na siya dito. Basic na basic lang pero napakatibay. Okay, pinakita ko na yung battery para hindi kayo magtaka na wala dun sa motor kasi hindi nyo makita dun sa motor, wala na siya. Hindi pa tayo. Ang hirap mag-vlog mag-isa. Para kang injured na isang kamay lang gumagana. Papakita ko lang po yung epekto sa motor kapag putol ang piyos. Ayan. Para mamaya pagka-chinik natin, makita nyo rin pag gumana na. Oh, wala kayong makitang indication kung buhay siya dahil wala nga supply ng wiring. Bali yung stock na wiring ng motor na ito, ito yung ground niya. Ito. Ito siya. Ito yung body ground. Tapos ito yung positive niya. Yan.
nung dito pa nakakabit ang battery, kasi papunta na ng side yung battery ngayon, kaya ito, makikita nyo, nakadugtong tong wire na to. Dilaw bago yung tin. Yan yung papunta doon sa side jar. Kaya walang battery dito. Explain ko lang para magets ng iba. Sa mga nakakaintindi naman ito, kuha nila agad yan. Yan o. Yun, doon ang punta. Yan na siya. Okay po, ipisto ko lang yung camera para maikabit ko na yung fuse. Mayroon maggalaw mag-isa eh. Yan, may backup ako naka-cameraman. O, dali, lapit ito. Para may tigahawak na camera. Dali, tutok ko sa akin. Kung saan yung ginagawa ko, tutok mo lang. Parang ganun lang. O. Yan, kuna mo lang yung kamay ko ha. Sige. Tsaka huwag masyadong magalaw. Yan. Kahit layo mo ng konti. Layo ko ng konti para magalaw sila. Para makita rin yung kagwapuhan ko eh. Kita na konti, kagapuan. Okay, yan. Ito po yung dating yung pier. Okay po. Lapit mo. Ito ko muna. Ito yung isang pang content ko sana na isi-share sa inyo na nakasama sa na-virus nung nagpalit ako ng starter relay. Sayang. Pag may ganung trouble ulit, saka natin na isi-share yan. So ngayon, pier muna tayo. Halika tayo. Eh dahil palitin na ito, pwede na natin ano ito, ayan o. Nagsawa na ako sa kaka-improvise eh, sa DIY na fuse. Ayan po sa mga pang-emergencing trouble sa daan, tapos nasiraan kayo yung fuse, pwede nyo gamitan ng wire, isang piraso, para makasurvive lang kayo. Dito yan o. Hindi gana yan pagka nilagay nyo. Kaya lang, eh. Mas maganda yung dun ka sa original. Pang-tawid lang yan. Kumbaga, pang-tawid gutom lang yan. Okay, palitan na natin. Ito yung ipapalit natin. Maganda yung fuse box na nabili ko. Napakasulid ng wire. Kasi pang four wheels ito eh. Meron yung dos eh. Dito lang yan siya ilalagay. Sa positive talaga siya nakakonect. Hindi nyo nakasimple. Kabit lang. Yun, yung dating wiring, huwag na natin pakalman. I-tap na lang natin doon. Para mas ma-preserve natin yung dating stock na setup ng motor. Pwede naman kasing ikawit mo lang, huwag na pakalman. Yan. Yan na kunting style. Sa aking camera ngayon ay si Simon Kyle. Okay. Yan na po, nakakabit na yung fuse. Wala tayong electrical tape, kaya tiyagat muna tayo dito sa masking tape na lang muna. Pag ginaya nyo po ito, huwag nyo gagayahin itong masking tape. Kasi ako, nakakaintindi ako sa ginagawa ko. Okay lang sa akin to. Sa inyo na mga gustong gumaya nito, ito kayo sa proper na dapat gamitin yung electrical tape talaga. Para dabis yung inyong electrical. Ito kasi pinagbabawal na technique to eh. I-share ko yung idea, pero yung mga gantong safety, hindi ko siya inaconsidered na pwede nyo gayahin. Ako lang pwedeng gumawa ito dahil kahit paano naiintindihan ko yung ginagawa ko. So, kunan na si mama mo. Ilabas. Yan, ganun mo, kunan mo, tuloy. Ayan. O, dali. Kaya alam nyo ha, makatakas kayo ha. Extra yan. Ayan talaga, pag araw ko nag-vlog, maraming ano, iba-ibang tunog. Tunog ng tao, ng ibon, ng manok. Okay lang yan. Ang importante, meron tayong naibabahagi. Ganyan siya. Ganun na kasimple maglagay ng fuse. Huwag na huwag niyong titipirin yung mga sasakyan niyo kapag nag-wiring kayo. Napakahalaga nito. Ipit na natin yan. Tapos.
Okay, testin natin ang ating silabit na... Ayun, gumana na siya. Patay mo, pailaw. Yan, hindi pa pala lobat. Hindi lang naka-neutral kanina, kaya hindi ko nakita. Ayan na siya, meron siyang collection kasi meron ng piyos. Okay na. Meron na tayong starter. Lobat. Yan yung sign na pag lobat yung battery, pag nag-start ka, ngayon mangyayari oh, hindi niya kayang pa-start yung sasakyan. Kaya kailangan pa andarin muna para mag-charge. So yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-suporta at sa mga lahat na nanonood ng aking video, maraming maraming salamat. Lalo na sa mga subscriber at saka always na nakasubaybay. Okay? Ayun, yung mga alaga ko, ang dami. Ingay, oh. Tapos, ayun. Wala ko.